Isang taon mula nung nangyari ang Manila hostage crisis, dumalang daw ang mga dayuhang namamasyal sa Fort Santiago sa Intramuros. Kaya naman para masiguro ang kaligtasan ng mga turistang bumibisita ngayon doon, may mga rumoronda ng tourist police na nangangalaga sa kanila, si Ian Cruz on assignment. Bago na hostage ang ilang turista mula Hong Kong, isang taon ang nakakalipas. Galing sila sa isang city tour sa Fort Santiago sa Intramuros. Isang taon makalipas ang trahedya, hindi raw maikakailang dumalang ang mga dayuhang namamasyal sa lugar. Simula nung mangyari ang hostage taking ngayon hanggang sa ngayon, halos 10% to 20% lang dumarating ng mga Chinese. Oh, medyo dumalang ang turista. Tumamlay man, buhay pa rin ang turismo sa kabisera ng Pilipinas. Yun ay kahit pakaramihan sa mga bumibisita na balitaan ng trahedyang naganap noong nakaraang taon. Kahit papaano'y kampante pa rin naman daw ang mga dayuhan sa seguridad sa Maynila. I heard about the hostage taking and but it's occasions like that happen all throughout Southeast Asia. So it wasn't a factor in my decision to come here because I've been wanting to see the Philippines. My parents were like very scared that I'm going here because that was in the news and everything. But after coming here, I didn't find any scary things or scary stuff. If you see the violence in some of the major cities of the world, like London, New York, even Australian cities, the Philippines is very safe. Matapos ang Manila hostage crisis na pabalita sa buong mundo, kapansin-pansin ang pagdami ng mga tulad nilang rumoronda. Sila mga tinatawag na tourist police. Nakatutok sa seguridad ng mga turista. Ito raw ang tugon ng kapulisan matapos ang sangkatutak na pamabatikos sa ibinato sa kanila bunsod ng Manila bus hostage crisis. Under the directive of the President and the Chief PNP, thorough training was conducted. Manila Police is the picture of the whole PNP. And I think we should be serious about selection, training them. Hindi rin nakaligtas sa mga punaang crisis management noon ni Manila Mayor Alfredo Lim. Magpahanggang ngayon, iginigit pa rin ni Mayor Lim na tama lang ang hindi niya pagpunta sa Quirino Grandstand habang nagaganap ang pang-hostage. Tsaka pagdating sa hostage negotiation, that's the sole prerogative of the police department. Kahit ang mayor, di pwede makialam dyan eh. Dapat hostage negotiator lang. Pero kung maibabalik nga lang daw ang mga pangyayari noong nakaraang taon, aminado naman si Mayor Lim na may ilang missed opportunities daw ang crisis management noong mga panahong iyon. Di ba nung maga pa lang, nagre-release na siya ng mga hostages? Di ba? Bata, babae, matanda. O tapos si Captain Mendoza nandun sa estribo. Nandun sa pintuan. Di ba kumakaway pa siya? How come the sniper assigned there did not fire a shot to disable him? There are countries na pag may baril ka, pwede ka nang barilin. Sa atin hindi. We're following a different law. As long as the person is not putting anybody in mortal threat, you cannot harm him. Ang pulisya, tiyak na marami raw natutunan sa pangyayari. Sinisikap na raw nilang pagbutihin ang kanilang mga proseso mula sa pagtiyak ng seguridad ng mga turista hanggang sa pag-responde sa mga crisis situation tulad ng hostage taking. Yung sa side ng police, we also develop an incident management manual para hindi ma-experience ng juniors na anong gagawin namin. We did our part but, you know. Ang mga pagbabagong ito sa PNP, hindi lang daw sa lungsod ng Maynila ipatutupad. All the police districts in NCRPO. Dahil nakita nga nila ang kakulangan ng training. Una, kulang sa equipment. Ikalawa, siguro nag-train ito several years back. Nakalimutan na yung timing is of the essence here. Ang pinaigting na police visibility sa mga pasyalan ng Maynila, tila paalala ng masaklap na trahedya. Matagal pa man, bago tuloy ang maghilom ang mga sugat, naway may natutunan nga tayong mahalagang aral nang wala na muling magbuwis ng buhay. Ian Cruz, GMA News.